So ngayon guys, subukan na natin yung ating ginawa na traffic lights connection. So iyon natin yung breaker. So umandar yung go natin. Nagbibilang yung timer. So umandar yung ating yellow. Nagbibilang na naman yung timer. So umandar ngayon yung ating red. So babalik na naman siya sa green. Nagbibilang na naman ang timer. So bumalik na naman sa yellow. So ganyan ang paraan ng pagwiring ng ating traffic lights connection. Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, pag-uusapan natin ang traffic light. Sa video kong ito guys, ituturo ko sa iyo ang step by step at paraan ng pagwiring ng traffic lights. Sisiguraduhin ko sa inyo, pagkatapos mo mapanood ang video kong ito, ay matututo ka na sa pagwiring ng traffic lights. Tara guys, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo ang mga paraan. So guys, bago ko simulan ang pagwawiring sa ating traffic light connection, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga materyales. So una, mayroon tayong tatlong timer. Ito yung timer 1 natin, timer 2, tsaka timer 3. Tapos mayroon din tayong isang circuit breaker. Mayroon tayong tatlong ilaw, isa para sa green light, isa para sa yellow, at isa naman para sa red light. So yung timer natin ay contactor type po siya, bali natatanggal-tanggal po siya. So mayroon na din siyang, yung coil may contactor na po siya, tapos ito po yung nagdadala ng time niya. So pwede din kayo gumamit ng timer na mechanical timer kasi meron naman pong isang klase ng timer. So ngayon guys, umpisahan na natin yung pagwawiring ayon dito sa ating diagram. So ituturo ko sa inyo yung technique para hindi kayo malito sa pagwawiring nitong ating traffic light connection. So kung makikita nyo dito sa ating diagram, sa line 2 side, lahat ng mga coil ng ito, ng timer 1, ilaw ng line 2 na green, timer 2 na coil, ito, tapos ilaw ng yellow yung line 2, tapos yung coil ng timer 3, ito, and then yung red natin na ilaw, yung line 2 niya, ay nakakunik lahat. So, ipagsama-sama natin yan kasi nakadirect siya sa line 2 para wala na tayong problemahin sa line 2. So, from line 2, kuha tayo ng isang linya dito. So, line 2, ikunik natin yung ilaw ng line 2 ng isang ilaw para sa ating red light. So, kunik natin. Tapos, kuha din tayo ng jumper tayo ng isang wire din. Papunta natin dito sa ating timer 3. So ito po yung timer 3 natin. Mayroon po siyang coil na ito. So susupplyan na natin ang line 2. And then kuha din tayo ng isang wire pa para i-jumper natin dito sa ito na coil. Lagyan natin ng line 2 para yung problema niya tina-wiring ay yung line 1 lang, kasi yung line 1 lang ang dumadaan sa contact, sa control. So supply natin tong line 2 na timer 2. Okay, tapos yung timer 1 naman natin na coil, ito supplyan din natin yan ng line 2. So yung ilaw natin, ang line 2 nitong ilaw, i-connect din natin dito sa line 2. And then, ang line 2 din itong ilaw na yung ilaw natin na green, i-connect din natin dito yung line 2 niya. So lahat ng line 2 ng ating mga contact ng timer at saka ilaw, ipagsama-sama na natin. So ayan na. So yung line 2 natin para sa green na ilaw, nakadirect na dito. Tapos yung ilaw din natin para sa ating yellow. And then yung ilaw din natin para sa ating red, ay nakadirect na din sa line 2.
And then yung timer 3, 2, tsaka 1, may tag-iisang linyahan na din sila. So proceed na tayo dito sa ating line 1. So dito sa ating diagram, line 1 galing sa circuit breaker, pumunta siya dito sa timer 3 natin na normally close. So yung timer 3 natin ito, so may normally close siya dito na number 55. So ito yung 55 natin, lalagyan natin siya ng wire galing sa circuit breaker. So kuha tayo ng isang linya dito, line 1 natin sa circuit breaker, papunta natin dito sa normal close ng timer 3, number 55. So hindi kayo mawawala dyan kasi may mga tagging naman siya, tapos may naka-indicate naman na normally close. So huminto tayo dito sa number 55. So yung number 56 nito labas ng timer 3 normally close, pumunta sa E1 coil ng timer 1. So ito yung timer 1 natin, mayroon siyang coil dito na E1. So lalagyan natin ng supply dito galing sa 56. So kuha tayo ng linya dito sa 56, normal close ng timer 3, papunta natin dito sa coil ng timer 1 na naka-indicate ay holding coil niya, naka-indicate ng coil niya ay E1. Okay. So yung unang hilira, tapos na tayo dito kasi yung line 2 nito kanina, tapos na tayong wiring. So dito na tayo sa pangalawang hilira. So yung number 55 ng timer 1, ito yung timer 1 natin, 55, ay nakakunik sa dito sa E1. So ito yung E1 natin dito, lagyan natin ng wire dito para sa 55. So lagyan natin ng wire dito, kunik natin sa E1. And then diretso natin sa 55, timer 1. Ngayon dito tayo huminto sa number 55 na timer 1. So yung labas niya, yung 56, ay pumunta dito sa green. So ito yung green na ilaw natin, yung pinakauna na ilaw natin, yung green. So lagyan natin ng wire dito papunta sa ilaw natin sa normal close ng timer. So okay. So ngayon tapos na tayo dito sa ating pangalawang hilera. So dito na naman tayo sa pangatlong hilera. So dito tayo punta sa number 67. Yung number 67 nakakunik siya dito sa timer 1 na normally close. So ito yung timer 1 natin, mayroon siyang 67 dito, ikunik natin dito sa 55. So jajampiran natin siya ng isang wire, 55. Mapunta siya dito sa 67. So kunik lang natin to. So ngayon galing sa 67 ay nagkunik siya dito sa number 55. And then dito tayo sa number 68 niya. So ito yung 68 niya, pumunta naman dito sa timer 2 na coil. So ito yung timer 2 natin, may coil siya dyan na E1. So lagyan natin ng supply, normally open number 68, ikunik natin dito sa timer 2 coil niya na E1. So, okay. Tapos na tayo dito sa pangatlong hilera kasi yung ito nitong coil natin ay kinunik na natin kanina. So, dito na tayo sa pang-apat na hilera. So, yung number 55 ng timer 2, so ito yung timer 2 natin ay nakakunik siya sa E1 na coil. So, ito yung coil natin. So, kuha tayo dito sa E1 niya.
isang linya. Tapos punik natin dito sa 55 na normally close ng timer to. So dito tayo minto. Yung 56 niya ay pumunta na naman dito sa ating yellow na ilaw. So ito yung 56 niya, tapos ito yung ilaw natin na yellow. Kunik natin yung line 1 ng isang ilaw. So okay, tapos na tayo dito sa ating pang-apat na hilera. So dito na tayo sa last na hilera. So yung number 67 na timer 2 natin ay nakakonek dito sa ating normally closed number 55. So ito yung number 55 normally closed natin, pinunta natin dito sa normally open na timer 2 natin, number 67. So kuha tayo ng isang linya dito sa number 55 normally open. Kunik natin dito sa kuha tayo dito ng linya sa number 55 normally close, tapos ikunik natin dito sa normally open ng timer natin number 67. So ayan, dito tayo sa 67 huminto. So normally open number 68 ng timer 2 natin ay nakadiretso sa dito sa coil timer 3. So ito yung timer 3 natin, may coil siya na iwan. So susuplayan natin yan from 68 normally open ng timer 2. Kunik natin dito sa coil na timer 3 iwan. So yan, nakunik na natin yung 68 papunta ng coil ng timer 3 A1. So yung red na naman na ilaw, yung line 1 niya is ikunik natin dito sa A1 ng timer 3. So kunik lang natin tong ilaw na to, yung wire ng ilaw na to papunta dito sa timer 3 na A1. So ayan, guys, kumpleto na yung ating wiring. So yung kulang natin ay lalagyan na natin ito ng mga ilaw. So lagyan natin ng ilaw. So ayon dito sa ating diagram, yung nauna ay yung color green. Lagyan natin itong green. And then yung sunod ay yellow. Sunod natin yung red. And then guys, sunod guys, depende sa inyo kung anong settings, yung sequence nila na magpapalitan sila. Kasi yung unang aandar dito yung green, sunod yung yellow, sunod yung red. So mayroon siyang seconds dito, depende kung saan mo ituto. Kasi dito yung center niya, ito nakaset siya sa 3 seconds. So equal lang natin sa mga 4 seconds. So pwede nating adjustan kung anong time yung gusto natin. So ngayon guys, mayroon ng ilaw yung ating mga receptacle. So ang gagawin natin, titistiran muna natin para sigurado tayong wala siyang shortage. So ikukunik lang natin yung tester natin. Isip natin sa ohms, kasi magre-reading naman siya, tutunog. So kunik natin dito sa line 1 tsaka line 2. So kunik natin dito sa line 1 tsaka line 2. So mayroon siyang reading, pero sa ilaw na reading yan tsaka sa coil. So ngayon,
subukan nating i-on yung ating circuit breaker. So dapat dito sa ating diagram, yung unang aandar dito yung green, sunod dito yung yellow, tapos pagkatapos ay red, tapos balik na naman sa green. So i-on ko yung breaker, depende sa settings natin. Kasi yung settings natin ay naka 4 seconds. So on natin. So yung gumana yung green, nagbibilang yung timer. Umandar ngayon yung yellow. So nagbibilang yung timer, para mag-ready yung red natin. So babalik na naman siya sa green. So ganun lang yung pagwa-wiring ng ating traffic light, guys. So madali lang siya, basta masundan nyo lang yung ating diagram. So depende sa settings mo kung ilang segundo yung i-adjust mo. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel sa pag-pindot ng subscribe at pindutin mo na din yung bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video gaya nito. Kung mayroon kang mga katanungan at mga suggestion, pwede kang mag-comment sa baba at gagawa natin ng video yan kung may gusto kang ipagawa. Hanggang dito na lang. Ingat palagi at maraming salamat. God bless you all po. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.